Binaberipika na ng PNP Firearms and Explosives Office ang mga pangalan na isinumite ng Davao City Police bilang bahagi ng investigasyon sa mga taong iniuugnay sa Angels of Death ni Apollo Quiboloy. Ang grupo na di umano'y ginagamit ni Quiboloy na panakot sa mga biktima ng sexual assault pati na sa kanilang pamilya. Base sa confidential report na eksklusibong nakuha ng BNC, 12 pangalan ang tinukoy na miyembro ng grupo. Sa nasabing report, tinukoy din na binubuo ang Angel of Death ng mga militar, pulis at sibilyan na umano'y highly trained. Mga aktibo at dating miyembro ng Scout Rangers at Marines, miyembro ng isang gun club at binansagang assassin, opisyal ng pulis at martial arts expert. Baka merong mga retired or even active members ng uniform services. But right now, hindi pa natin ma-reveal kung ano-ano ba yung mga profile nitong mga sinasabi na mga miyembro di umano ng Angels of Death. But what we can confirm according to General Torre ay, again, they already have the names and they're verifying and validating reports including yung kanilang mga background and profiles po. Sa isa pang report na nakalap ng BNC, napag-alaman na may tig 2 baril ang mga ito pero karamihan sa kanilang lisensya ay paso na. Ayon sa PNP CSG, ilan sa pangalan na tinitingnan nila ay kumpirmadong may lisensya ng baril pero aalamin pa kung expired na ang mga ito. Mayroon din sa mga isinumiting pangalan ang walang record sa FEO. Ibig sabihin, maaaring ang gamit na baril ng mga ito ay loose firearms. Ang request kasi there is an ongoing investigation on the alleged mga cases ng trafficking and on the alleged investigation ng Angels of Death. There is an ongoing investigation on alleged Angels of Death, no? And in relation to that, they are requesting for verification of whether the particular people listed in the request have firearms licenses. Mahigpit na pinagbabawal ang pag-aari ng mga baril nang walang lisensya o record sa FEO. Posible silang kasuhan ng paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. Isasama na rin sa investigasyon ng PNP-CIDG kung pasok sa ipapile na obstruction of justice ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na wala na sa Davao City at nasa langit na si Apollo Quiboloy. Kasama ang iba pang personalidad na nagtanggol kay Quiboloy. Ayon sa PNP, lahat ng pahayag na inilabas sa media at social media ay kanila ng pinag-aaralan. Para sa Agenda, Francis Polbe, BNC.